Hi guys, good morning. At ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano mag-read na metal red lace guppy. So guys, please check this out. So guys, nandito sa tank na to ang dalampere natin na metal red lace, no? Ayan, no? May kita nyo guys, nagbe-breed sila. Nagbe-breed sila guys, ayan, no? Pag makikita nyo yung female natin, i-buntis na. And guys, so, nag-grow natin sila dito. Pero yung male, hindi natin nag-groom masyado. Gumanda ng konti yung male, pero hindi natin siya nag-groom masyado. Kasi maganda dapat isura na male. So, ayan. So, yung female, okay na yung size niya. Malaki na siya. Malaki talaga ang size ng female kaysa sa male. Ayan na male natin. So kung nakita nyo kanina guys, naghihabulan sila. So ano yung system ko guys para makapag-breed sila? Well, makikita nyo guys, meron tayong mga halaman sa taas. Yan, ang tinatawag natin hornwort. Yan ay nakakatulong sa kanya sa pag-breed, no? And then yung water mo dapat very clean, no? So nagbabawas tayo ng 10% araw-araw dito. Sa tank, kung makikita nyo, green to guys, pero okay lang to guys. Ang importante, malinis lang guys. Lagi natin nililinis guys. Yun ang kailangan natin. Tapos, sunod, dapat ang breeders mo ay prepared for breeding. Like that, yan. Like, lalo na sa male, kasi sila yung nangahabol sa female para mag-breed sila. Ayan, no. Hindi na guys, masyadong ready na sila, no. Ayan o, ready yung male for breeding. Okay lang ba na may mga snails dyan sa taas? Okay lang guys, kasi hindi naman sila nakakaabala sa breeding. Ang nakakaabala sa breeding pag may fry sa tabi o kaya ibang fish, ayan o. Well, kung mapapansin nyo, young breeders to, yes, young breeders. Well, pag nabuntis niya to guys, pwede natin i-separate ang male for ilang weeks. Kasi i-grooming natin itong male na to. Kasi as I told you sa ating previous video, pwede sila mag-breed mga guppies. Pwede sila pupuntis kahit na walang male ng dalawa o tatlong beses. So yan naman po ang update sa ating breeding ng metal red lace guppy. At magkano ba presyuhan ng ganyan? So ang presyuhan ng ganyan guys, well, binigay lang sa akin itong mga breeders na to, pero ang presyo niyan guys is 500 until 750 pesos. So medyo mataas ang presyo niya, no? So pag na-breed natin to at naparami natin, hindi malaking pera to guys, no? Guys, meron pala tayo bagong bili dito na male na Red Dragon Tuxedo. At hindi nyo alam, alam nyo ba guys, ang presyo lang yung Red Dragon Tuxedo na male na yan guys, alam nyo ba, 40 pesos lang yan guys, no? Pero pag nabenta natin ang trio yan guys, aabot siya ng 250. Ayan, no? Ayan ang presyo ng Red Dragon Tuxedo pero nabenta niya sa akin na 40 ni Mr. Eric Casilla guys, no? So, kung may time kayo guys, pwede kayo pumunta dyan kay Mr. Eric Casilla. Dyan lamang po sa Chris Marcel ang kanyang farm. Bisitahin nyo rin po siya guys. Kasi magbebenta siya sa inyo ng mura at quality na isda guys. Ayan o. Oh. Ayan na male o. Oh. So, complete na tayo sa breeding. So, meron na tayong tatlong strains na pang-breeding. So, ang kulang na lang natin ay ito guys, itong albino full red, no? Well, pag nakakakita na tayo ng male na albino full red, tuturo ko na sa inyo paano mag-breed niyan. Kaso walang albino full red si Mr. Eric kasi ayaw niya doon albino full red kasi fry eater sila. Pero may technique para hindi sila kumain ng fry. Kasi may ituturo na sa inyo ako konti kasi ito guys, oh. Ayan, oh. Meron ito DIY breeding kit. Diyan lagay mga breeders. Tapos mga babies, diyan sila lalabas sa mga butas.
para hindi sila makain ng mga parents. Kasi alam nyo guys, ang albino full red, pula kasi mga mata nila, kaya hindi nila masyado ma-clear makita yung kanilang fry, yung kanilang baby fish. No? So, ayan. At ito yung female red dragon na pinag-crossbreed natin sa ating metal red lace. No? Hindi ko alam kung mabubuntis na siya. Pero feeling ko mabubuntis siya kasi medyo malaki ang tiyan niya eh. At least mag-update din tayo sa ating super dumbo ear mosaic, pati yung mga female. Guys, no? So, huwag kayo ito yung ating super dumbo ear mosaic. Ayan. Ayan ang super dumbo ear mosaic natin. No? So, pero sila. Well, may isang female dito. Isa so, ang female, parang nagkakasakit siya. Ayan, no? Parang nakakasakit ang female natin. Ayan, malungkot to. Pero malungkot na balita to. Kasi hindi lang ako nakaka-experience ng ganito. Kahit na ibang mga breeders din. Kahit si Mr. Eric Asilla din, guys. So, ito yung ating mga healthy breeders. I can say healthy kasi kumakain sila ng tama. Good condition sila. Ayan, no? Tingnan nyo, guys. Alam nyo ba, guys, nag-aaway pa yung dalawang yun? kasi nag-aagawan sila sa food. So, yan minsan ang cause na pag-aaway ng mga isda natin yung food. Pero kung makapansin nyo, yung super dumbo ear mosaic natin na male, hindi gano'n pantay yung ear niya, pero okay lang yan, guys. Kasi pagkakapakain na natin ng mga live foods at ng mga high protein pellets, papantay din yung mga ears nila. So, yan. So, ready for breeding na rin to, guys. Siguro kagabi nag-breed na sila, kaya medyo matapang ang female ngayon. Well, I can say kasi meron tayong halaman dito. Ayan. Ito, hornwort. Meron tayong hornwort. Meron din tayong water lettuce dyan, no? At may kita nyo kasi water lettuce patuloy sa dumadami, oh. Yet from there, tapos na dito, tapos ito guys, no? So, pwede ko i-update sa inyo to sa ating next videos, ang ating water lettuce. Ayan, ang snail natin, no? Yan, may unconsumed food sila, kaya tapos kinakain ng mga snails. Ayan, ang apple snail. Itong apple snail, hindi siya kumakain ng mga halaman, no? Sa panonood nyo guys, no? Wala sa abong panonood nyo guys, umabot na tayo ng less than 650 subscribers. So salamat talaga sa inyo sa suporta. So konting kimbot na lang guys, naabot na rin natin yung 1,000 subscribers natin na target, no? Tapos pag naabot na natin yung 1,000 subscribers, please panoorin nyo ng hanggang dulo yung ating videos, kasi ang video natin ay para maabot natin yung 4,000 watch hour para magiging monetize tayo. At para pag monetize tayo, pwede tayo magpa-premium guys, no? So, thanks for watching only here at Chidens Entertainment Channel.